So, good morning sa ating mga students at sa ating mga subscribers dito sa YouTube. Okay, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay loans receivable. Okay, overview lang tayo. And then parang summary na rin to kung ano yung mga dapat mong matutunan dito sa loans receivable. Okay, at ang alam nga natin, ang loans receivable ay isa ring financial instrument. Particularly, isa siyang financial asset. Okay, so pag-usapan na natin ito. At huwag na natin patagalin, simulan na natin. Okay, so this time, ang gagawin natin, magsusulat tayo, okay? Ayan. So sabi nga natin, ang loans receivable, yeah. Okay, is a financial instrument. Okay? Particularly, isa siyang financial asset. Ano ba itong loans receivable na ito? Okay, katulad lang din siya ng isang notes receivable or accounts receivable. It's just that, kaya siya tinawag na loans receivable dahil dito, okay, ang pinautang mo ay ano, pera. Okay, hindi katulad ng accounts receivable at notes receivable, okay, na normally ang pinapautang mo ay goods or services. Kaya tinatawag siyang accounts or notes kung may promissory note, di ba? Ngayon, loans receivable ay normally ginagamit ng mga banko or mga financial institution na nagle-lend ng pera sa kanilang mga client. Kaya nga ang tawag ay loans receivable. Nagpapa-loan sila. Okay? At dahil nga it is a contractual right to receive cash or other financial asset, it is considered financial instrument, particularly siya ay financial asset. Yan. Okay. At sabi nga natin, paano tayo mag-aaral na intermediate accounting? Particularly kung may mga line item tayong tinutumbok. Okay, so sabi nga natin, ang pag-aaral natin ay uunahin natin kung anong accounting standard. Yan, di ba? Accounting standard or applicable accounting standard ang nag-govern. Okay? So sa case natin dito, ang applicable accounting standard natin ay PFRS 9. Okay, o tinatawag din, o ang title nito ay financial instrument. So, pwede rin yung PIS 32. Okay, ito naman ay financial instrument disclosure, presentation and disclosure. Okay? Presentation and disclosure. Okay, so itong PFRS 9 at saka PIS 32, siya ang mag-govern dito sa loans receivable. Okay, so tapos na tayo sa accounting standard. Let's now go to definition of terms. Okay? Definition of terms. Okay. Ang ilan sa mga importanteng term na kailangan nung maintindihan dito ay kauna-unahan na nga ay itong loans receivable. Sabi niya natin, ano daw ang loans receivable? These are money lent. Okay? To a customer, to a company, by a bank, or kung hindi naman bank o other financial institution, basta siya financial institution, okay, loans receivable ang tawag kasi naglelend tayo ng money. At ang classification nga nito, siya ay financial asset because there is a contractual right to receive cash. Di ba? Nag-expect kang makareceive ng cash. Okay, so yun ang loans receivable. Ngayon, okay, under loans receivable, meron kang makikitang term na ano? Direct, yan, direct origination cost. Okay. Ano ba tong direct origination cost? Okay. Ito yung mga okay, directly attributable cost. Yan. Okay. Para ma-recognize ang isang loans receivable. Sa madaling salita, okay, kaya nga tinawag siyang direct origination cost. Origination. Bago tayo mag-recognize ng loans receivable, okay, sa financial statements natin o sa ating journal, bago natin siya i-record, okay, meron tayong mga cost na gagastusin sa pagpo-process ng loan. Okay? At ang tawag doon, origination cost. Ngayon, particularly, kung siya directly associated dun sa directly associated siya dun sa
pag po-process ng loan, okay, ang tawag sa kanya, direct origination cost. Okay, kaya nga itong direct origination cost ay directly attributable cost or DAX. Yan, di ba? DAX na associated sa loans receivable. Ngayon, okay, ano ang magiging treatment mo sa isang direct origination cost? Okay, yung mga nag-assess na ganyan. Ang gagawin natin sa kanya, capitalize. Okay, capitalize. Ika-capitalize mo siya or capitalizable siya. Anong ibig sabihin ng word na capitalize or capitalizable? I-include mo siya dun sa value ng mismong loans receivable na pinautang mo. Okay? Kumbaga, ikakarga. Kaya capitalizable or ika-capitalize siya. Mamaya, in details, pag-uusapan naman natin. Okay? Pagdating sa measurement. Mahalaga lang na maintindihan mo ano ba yung term na direct origination cost at ano ang magiging treatment sa kanya. Ngayon, okay, meron ding mga origination cost na hindi naman directly attributable. Sa madaling salita, okay, hindi naman siya nag-give rise, okay, directly para i-recognize natin or para i-process natin yung loan sa ating mga customer. Okay, ang tawag doon, indirect. Yan, origination cost. Okay, mga indirect daw. Okay? Kasama siya sa pagpo-process ng loan pero hindi siya directly attributable. Okay? Doon sa processing ng loan. Ngayon, kapag hindi directly attributable itong cost na to, kaya nga ang tawag ay indirect origination cost, ano ang magiging treatment mo sa kanya? Isasama mo din ba siya doon sa value, okay, ng loan receivable? Ang sagot, no. Okay? Kasi siya ay expense outright or outright expense. Anong ibig sabihin nun? Once na ma-incur yung cost, i-debit mo siya or i-recognize mo siya or i-record mo siya as expense. Okay? Hindi katulad ng direct origination cost. Okay? Isasama mo siya sa value ng loans receivable. Okay? So ibig sabihin, kapag nag-debit ka ng loans receivable, kasama na dun yung value nitong direct origination cost. While indirect origination costs are costs that are not directly attributable sa pagpo-process ng loan. That's why, okay, ang treatment natin sa kanya, expense outright or outright expense. So sa madaling salita, i-debit mo as expense or are as part of expenses. Nagkakaintindihan? Okay, ano pa ba yung mga importanteng term na kailangan nating mamit? Okay, so mamaya, along the way, habang nagdi-discuss tayo ng measurement, ng presentation, ng impairment, okay, ma-encounter natin yung mga important terms. So doon lang natin i-define para maganda yung flow natin, masundan mo. Ang mahalaga, ito, maintindihan mo anong definition ng loan receivable and at the same time, anong definition ng direct origination cost, ano ba yung indirect origination cost. Okay, so tapos na tayo sa accounting standards. Meron na rin tayo na-define. Ilang definition of terms. Okay, let's now go to recognition. Yan. Ano ang ibig sabihin ng recognition? Ang ibig sabihin ng recognition ay ire-record na natin sa ating journal at kailangan mag-reflect na as part of financial statements. Okay. Ang tanong, kailan ba siya ire-recognize? Okay, so kailan daw dapat siya mag-appear? So sabi nga natin, under PFRS 9. Okay? Sabi ng PFRS 9, magre-recognize ka daw ng financial instrument or financial asset, kasi financial asset itong pinag-aaralan natin. If, okay, ikaw daw ay naging party dun sa contract. Okay? Naging party ka na dun sa contract, ibig sabihin, nag-agree ka na, nag-sign ka na dun sa contract. Kasi nga, itong loan receivable, okay, sa part ng nangungutang ay contractual obligation. Kaya nga meron siyang liability na magbayad sa iyo at ikaw naman may contractual right ka. Contractual right. Okay, karapatan based sa napag-usapan na nakalagay sa contract na maningil ng certain amount of money with interest, kasi may interest naman talaga ang loan receivable. Okay. Once na ikaw ay maging party na doon sa contract. Or, okay, if there is transfer of resources or
The transfer of resources, okay, already transpired or nangyari na. Ibig sabihin, nagpautang ka na, nag-lend ka na ng pera. So, paalin ang mauna dyan, either you became a party to a contract, so ibig sabihin, nagkaroon na ng agreement, or there is a transfer of resources or nag-transfer na yung transfer of resources. Okay. So, sa totoong buhay naman, eh, syempre, mauuna naman ang kontrata o yung loan agreement. Okay? Bago naman yung syempre mag-transfer ng loan. Okay? Yun naman talaga sa totoong buhay. Pero yun nga, as defined by the PFRS 9, i-recognize mo daw siya kapag okay, naging party ka sa contract or the transfer of resources transpired. O sa madaling salita, nagkaroon na ng transfer of resources. Okay? So, ganun kapag recognition. Okay? So ngayon, we will now go to measurement. Yan. Pag sinabi nga nating measurement, ano ang ibig sabihin nito? Kung nirecognize na natin at ire-record na natin sa ating journal at magre-reflect na sa financial statements, ang tanong, magkano ang value? Okay? Siyempre, napag-usapan na natin na okay, ang measurement ay pwedeng mangyari initially, initial measurement at saka subsequent. Okay, so initial and subsequent. At ngayon, okay, sabi nga natin, since ang loans receivable okay, ay isang financial asset, okay, paano ba ang classification ng financial asset na to? Siya ba ay financial asset at fair value or financial asset at amortized cost? Okay? Bakit kailangan nating malaman kung alin siya dyan? Kasi magmamatter yung subsequent measurement niya. At sa case nga ng loans receivable, okay, siya ay i-identify natin as financial asset at amortized cost. Kung ano man ito, mamaya pag-uusapan natin. But ang pag-usapan natin muna ngayon, paano mo ba siya initially i-measure? Okay? So sabi nga, since ang classification niya ay financial asset at amortized cost, ang measurement daw niya dapat ay fair value. Sinabi sulat natin. Fair value. Okay? Plus transaction cost. Yan. Okay? Fair value plus transaction cost. So, i-define natin ano ba yung fair value plus transaction cost na yan. Actually, pag sinabi natin fair value, okay, magkano ba ang naging usap talaga natin? Magkano ba talaga yung naging transaction price? Okay, or magkano ba yung amount na ipinaloan ko or loan granted? Kaya nga, itong fair value na sinasabi, under loan receivable, ito normally yung transaction price. Okay, or sa madaling salita, magkano ba yung loan na igagrant sa'yo? Okay, at sabi nga natin kanina dun sa definition of terms, okay, ay meron tayong tinatawag na direct origination cost, di ba? Direct origination cost. Actually, yung direct origination cost na yon ay ito yung sinasabing transaction cost or directly attributable cost na nag-give rise para ma-process at ma-recognize ang isang loans receivable. Okay, so ibig sabihin, itong transaction cost na binabanggit dito sa loans receivable, ito pala yung direct origination cost na kailangan mong i-capitalize. Okay? At kaya kung mapapansin mo, kung magkano yung pinaloan plus yung nagastos, okay, that would be the value initially of the loans receivable. Okay? So kung magkano ang pinaloan mo, the fair value or the transaction price, plus yung mga direct origination cost or directly attributable cost na transaction cost, pag a-addin mo siya in order to initially measure the financial instrument na loans receivable. Okay, at ang sabi nga natin, kung meron namang mga okay, indirect. Okay, indirect origination cost, okay, hindi mo siya isasama sa value ng loans receivable, ang gagawin mo sa kanya, iti-treat mo na siya directly or outright expense na siya. Okay, ibig sabihin, hindi mo siya isasama dito sa transaction cost. Kasi transaction costs are defined okay, as directly attributable na nag-give rise para mag-recognize tayo ng isang loans receivable. Nagkakaintindihan po?
Okay, that would be the initial measurement. Okay, and then of course, kung may initial measurement, meron din tayong subsequent measurement. Okay, ano ba pag sinabi natin subsequent measurement? Sa mga susunod na panahon, okay, paano natin siya, okay, i-measure? Kasi initially, fair value plus transaction cost. Pero dahil nga, nag-earn tayo ng interest, and at the same time, nakaka-receive din tayo halimbawa ng installment principal amount. Okay. So kailangan, may subsequent measurement na gawin. Okay. So pag-usapan natin dito sa kasunod na slide yung subsequent measurement. Okay. Okay. Sabi nga natin, ang subsequent measurement, magmamatter yan kung, number one, dadaan kasi sa dalawang test para ma-classify mo ang isang financial instrument. Okay? Kasi nga, by default, lahat ng financial instrument, financial asset man yan or financial liability, dapat talaga i-measure mo siya at fair value, initially at saka subsequently. Okay, by default. Ngayon, dadaan ito sa dalawang test. Okay? At isa dun sa mga test na yon ay yung tinatawag nating business model test. Okay? Sir, ano po bang ibig sabihin ng business model test na yan? Ang ibig sabihin ng business model ay paano ba minamanage ng company, okay, itong loans receivable na ito. Okay, ano ang kanyang paano ang management sa kanya? Siya ba ay para lang makakolekta ng solely for collection of principal, okay, and interest, o yung tinatawag nating SPPI. Okay? SPP, actually, yun ay test din eh. SPPI test. Okay. Ganito, di ba sabi natin, by default, fair value naman talaga ang measurement. Okay. But, okay, kung i-measure mo siya other than fair value, subsequently, kailangan niyang dumaan ng test. Okay. At isa sa mga test na dadaanan niya ay yung tinatawag nating business model test. At ano nga ang ibig sabihin ng business model? Okay. Kung may loan receivable ka, paano mo ba minamanage itong loans receivable mo? Okay? Kung ito ay solely, ibig sabihin, for the purpose lang, okay, of collection ng principal, ibig sabihin yung kung magkano yung pinautang mo, okay, at kung magkano yung interest na, okay, na nakakabit doon, if solely for collection of principal and interest, therefore, okay, ika-classify mo siya as financial asset at amortized cost. Okay. At dahil ganito ang classification, ang magiging subsequent measurement niya ay kung ano ang kanyang classification. Okay? Sabi nga natin kanina, 'di ba? Yung financial asset pwede siyang fair value at financial asset at fair value or financial asset at amortized cost. Ngayon, okay. By default talaga namang financial asset at fair value 'yan. By default, okay? Pero dahil pumasa siya dun sa tinatawag nating business model test na ang pagmamanage ng kanyang receivable ay to collect the principal amount and the interest solely. Ibig sabihin, yun lang talaga. Okay? Ang purpose. Okay, paano muna siya ika-classify? Ika-classify muna siya at financial asset at amortized cost. And therefore, dahil in-identify mo siya at na fair financial asset at amortized cost, therefore ang magiging subsequent measurement niya ay amortized cost. Okay? At kung maaalala mo doon sa discussion natin ng notes receivable, ipinakita natin doon, okay, or i-define natin doon ano ba yung amortized cost. Okay, kung mapapansin mo, yung loans receivable or yung notes receivable doon sa nauna nating discussion, di ba? Binabayaran siya, nakakakolekta ka annually ng interest or kung anumang period mo siya nakakolekta. Minsan, one-time collection ang principal. Minsan, uniform collection or installment. Okay, so kung paano natin measure subsequently si notes receivable, ganun din ang measurement natin dito. Sabi ng standard,
it should be measured at amortized cost using what? Okay, effective interest okay method. Okay, so yan ang sinasuggest ng or sinasabi ng PFRS 9. Kailangan daw natin siyang i-measure subsequently at amortized cost using the effective interest method. At kung maaalala mo, itong effective interest rate na ginagamit natin o yung effective rate, okay, ay ito ang rate na kalakaran sa merkado. Kumbaga kung magkano ang bigayan talaga. Kaya ito ang ginagamit natin, effective interest rate, okay, or effective rate, o kaya nga ang tinawag sa kanyang method na gagamitin natin, effective interest method. Nagkakaintindihan po. Okay, so review tayo. Ano ang classification nitong loans receivable? Okay. Sabi nga natin, pwede siyang i-classify as fair financial asset at fair value or at amortized cost. Pero kung ang business model nga niya is solely to collect the principal amount and interest, wala nang ibang purpose. Hindi for the purpose na i-trade siya. At ang purpose lang niya ay makakolekta ng pinautang mong principal at saka interest. Therefore, i-measure natin siya at amortized cost subsequently. Using what? The effective interest method. At hindi na to bago sa'yo. Dahil nga, okay, na-discuss na rin natin to dun sa discussion natin ng notes receivable. Kung saan, nakikita mo nag-a-amortize tayo ng notes receivable dun. So, halos ganun din ang concept ng gagawin natin dito. It's just that, okay, by other, meron siyang mga other directly attributable cost na kailangan natin i-recognize upon initial measurement. Nagkakaintindihan po? Okay. So, sige. So, okay na tayo sa measurement. Okay na tayo sa accounting standard, applicable accounting standard. Okay na tayo sa ilang definition of terms. Okay na tayo sa initial measurement. Ano ang initial measurement natin? Fair value plus transaction cost. At yung transaction cost, ano daw yun? Yun yung mga direct origination cost. And then subsequent measurement, amortized cost using the effective interest method. Okay? Okay. So ituloy na natin yung discussion natin. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay yung accounting for loans receivable. Kasi nga, sabi nga natin, merong mga kung ano-anong mga cost dyan, di ba? Okay, so, wait lang ha. Iusin ko lang yung lapel ko. Okay, so, under the accounting for loans receivable, meron nga tayong pinag-uusapan, yung binanggit natin kanina, yung sinasabi nating origination fees. At ano nga itong origination fees na to? Ito yung mga nagastos natin to process the loan. Okay, ngayon, may dalawang pwedeng panggalingan itong origination fees na to. Sa madaling salita, pwedeng ang magbayad or ito ay chargeable. Number one, pwedeng chargeable kay borrower. Okay, so ibig sabihin, na-receive natin from the borrower. Okay. At pwede rin namang hindi chargeable against the borrower. So ibig sabihin, chargeable against the company or against the bank. Okay, or financial institution. So sa madaling salita, ikaw yung sumagot nung directly attributable cost. Kaya kung mapapansin mo dun sa initial measurement natin, paano siya initially mine-measure? Fair value plus transaction cost. Okay, sige, pag-usapan muna natin ito. Paano daw kapag na-receive mo yung origination fees from the borrower? Ano ang magiging accounting treatment natin sa kanya? Okay. So number one, initially, i-measure mo daw siya as unearned interest income. So madaling salita, okay, kapag si borrower ang nagbayad ng origination fees, example, naka-receive ka ng 100,000 origination fees, chinarge natin kay borrower. Therefore, i-debit mo yon as cash 100,000, okay, and then credit to what? Unearned, okay, interest income worth 100,000. Initially, ganyan mo daw siya ititreat. And then subsequently, i-amortize mo daw itong unearned interest income, okay, over the term of the loan. So kung halimbawa, limang taon,
Okay, yung duration ng utang, yung credit period. So ibig sabihin, i-amortize mo daw siya sa loob ng 5 taon. So yung 100,000, i-amortize mo, i-divide mo for 5 years. At pag sinabi mong i-amortize, ibig sabihin, okay, every year, magre-recognize ka na ng earned income. Nagkakaintindihan? So dahil unearned siya ngayon, ibig sabihin, every year, may portion na ma-earn dyan. That is why, subsequently, okay, kapag i-measure mo na siya, i-debit mo na yung unearned interest income and then magka-credit ka na interest income. Okay? Ayan. So, ganun daw ang treatment sa origination fee kapag ito ay na-receive mo from the borrower. Nagkakaintindihan po, initially measured siya as unearned interest income and then subsequently, i-amortize mo siya over the term of the loan. At ang ibig sabihin ng i-amortize, ano daw yun? Okay, i-re-recognize mo na yung earned portion niya kada taon. At so sa case nga ng example natin, kung 5 taon, ibig sabihin every year magre-recognize tayo ng interest income galing dun sa unamortized portion or unearned portion. Nagkakaintindihan po? Okay. Ngayon, paano kung hindi siya chargeable? Okay, kay borrower. Ibig sabihin, sinong sasagot? Eh di ikaw ng banko or financial institution. At ang tawag nga natin doon, okay, ay yung tinatawag nating direct origination cost o yung DOCs. Okay, at ang sabi nga natin, upon initial measurement, i-add natin yan and consider yan as transaction cost o mga directly attributable cost na nag-give rise para ma-process natin ang loan at para ma-recognize natin ang loans receivable. Nagkakaintindihan? Okay. Ngayon, ano ang magiging treatment natin kay direct origination cost? Okay? Kasi tayo ang nagbayad nito eh. Diba? So sabi dito, okay, it should be deferred. Okay? Deferred. Okay? And amortize over the term of the loan. Okay? So, i-defer daw natin siya and amortize over the term of the loan. Yan. Okay? Parang katulad din ng gagawin natin dun sa when it is chargeable. Okay? Dun sa borrower. Okay? Naka-defer din siya and amortize over the loan. Okay? However, kapag i-re-recognize natin siya, okay, sabi nga dito, preferably. Okay. DOCs are offset against any unearned origination fees received. Sa madaling salita, pwedeng mangyari, okay, na ang origination fee ay may portion na binayaran si borrower at meron ding portion na chargeable mismo sa sayo. Okay? Kaya pwedeng mag-coexist yung dalawa. Okay, kaya kayong origination fees, pwede may portion na sagutin si borrower at merong chargeable sa'yo. At ang tawag nga, kapag chargeable siya sa'yo, direct origination cost. Ngayon, ano daw ang treatment? I-defer mo din daw. Okay, at i-amortize mo din over the term of the loan. And preferably, okay, kapag daw meron kang na-receive na origination fee from the borrower, i-minus mo daw doon yung binayaran mong direct origination cost. Kaya nga ang term ay offset, ima-minus, against any unearned origination fees received. Okay? So sa madaling salita, okay, kapag ikaw ay nag-incur ng direct origination cost, ang dinedebit natin, dahil ino-offset nga daw natin, debit unearned interest income, okay, and then credit cash. Sir, bakit po ganyan ang entry? Di ba sabi i-defer din and i-amortize over the term of the loan? At kung meron naman daw na na-receive from the borrower na origination fees, i-offset or i-minus. Kaya nga, kung mapapansin mo, ang treatment natin dito sa origination fees received from the borrower, we debit cash kasi naka-receive tayo ng cash na binayaran ni borrower. And then we credit unearned interest income. Kaya nga, pagdating dito sa direct origination fees, ang nagiging debit natin, unearned interest income.
kabawasan siya. Okay? Kasi ino-offset, iminaminus mo na. And then bakit tayo nag-credit ng cash? Kasi nga tayo ang nagbayad ng direct origination cost. Nagkakaintindihan? Kaya sabi, preferably, okay, DOCs or direct origination costs are offset against any unearned origination fees received. Kaya naging ganyan ang entry na. Nagkakaintindihan po. Ngayon meron ditong tanong, what if the DOC, yung direct origination cost daw, ay lumampas or mas malaki or nag-exceed kay origination fees received? Okay? So, mas malaki daw yung binayaran natin. Halimbawa, sabi nga natin sa example kanina, ang na-receive lang natin, 100,000. Halimbawa, 200,000 ang DOC. Mas malaki, di ba? Okay, ano daw mangyayari dun sa difference? Okay, sabi nga natin, dun sa example natin, ang na-receive lang natin, 100,000 origination fees from the borrower. Okay, pero ang direct origination cost natin, 200,000. Okay, ngayon may difference na 100,000. Ano daw ang magiging treatment natin dyan sa 100,000 na yan? It should be charged to DOC and amortization will decrease the interest income. Okay, amortization will decrease the interest income. Mababawasan, di ba kasi nga sabi nga natin, okay, kapag nag-a-amortize tayo ng unearned interest income, nagiging interest income na siya. Earned portion, tama ba ako? Ngayon, dahil mas malaki na, okay, si DOC, kaysa dun sa na-receive mo, yung diferensya, pangbawas yun dun sa i-re-recognize mong interest income. Actually, mas ma-appreciate mo to kapag nagpakita na tayo dun sa second video natin ng example. Okay, basta for now, okay, an overview natin ay ganito. Kapag mas malaki si DOC kaysa dun sa origination fees na na-receive, the difference ay ano daw? Chargeable to direct origination cost and amortization will decrease the interest income. Okay, malinaw yan ha. Yan muna. Okay, ngayon, burahin natin to. Itong origination fees, either siya ay nanggaling kay borrower or direct origination cost, pareho yan pong kasama sa computation ng initial measurement ng loans receivable. Okay? So, paano mo gagawin sa madaling salita upon initial measurement? Diba? Sabi nga natin, fair value plus transaction cost. So, ibig sabihin, kapag ipepresent na natin ang, or kapag imi-measure na natin siya, paano ang magiging measurement? Ganito. Una, syempre, yung principal amount ng pinautang. O, sa madaling salita, ito yung fair value o transaction price, di ba? Yan. Ngayon, kung meron daw direct origination cost, which is the TC na ngayon, transaction cost, di ba? Yung DOC daw na yon, direct origination cost, ay ano daw, i-a-add natin. Kasi sabi nga ng standard, fair value plus transaction cost. Tapos, dahil may portion of origination fees na sinagot ni borrower, okay, origination fees received from the borrower, okay, magiging kabawasan naman siya, okay, sa totality ng initial measurement, okay, that's why yung amount would be the initial carrying amount of the loans receivable. Nagkakaintindihan po? Okay. Ngayon, kung wala namang origination fees na na-receive from the borrower, dalawa lang, yung fair value or yung transaction price or yung principal amount sa madaling salita, plus kung ano man yung binayaran mong direct origination cost. Okay, ganun lang. Kung wala origination fees na sinolder o binayaran si borrower. Pero kung meron siyang binayaran, di magiging kabawasan yun dun sa initial measurement. At common sense naman, kailangan mo naman talaga yung ibawas dahil hindi naman ikaw ang sumagot nun at hindi naman ikaw ang nagbayad nun. Kaya nga, magiging kabawasan siya. Nagkakaintindihan po sa portion na ito?
Okay. So, sana maintindihan mo itong concept mapping na ating ginagawa. Okay? So, kasunod, anong next natin? Okay. So, magpakita tayo ng simple sample lang para dun sa napag-usapan natin kanina. Okay. So, halimbawa, on January 1, 2021, si ABC Bank ay nag-lend ng 1 million amount, okay, sa isang borrower or sa isang client nila with an interest rate of 10% per annum and payable simula ng December 31, 2021. So, isang taon yung lilipas. Okay? Ngayon, magkano ang magiging principal amount natin? 1 million. Assuming merong origination fees or directly origination cost na sinagot si or ginastos ni ABC Bank amounting to 100,000. And meron din namang origination fees na chargeable to customer amounting to 200,000. So upon initial measurement, ano ang magiging initial carrying amount or initial measurement natin kapag i-recognize na natin si loans receivable? Simple lang. Okay? Si principal amount, ayan. Okay, magkano yung principal amount natin o yung fair value natin? 1 million. Okay? And then sabi nga natin, any direct origination cost, okay, ay magiging transaction cost or treated as transaction cost na i-add natin. Okay? So, 100. Oops. 100. Uy, nawala. Yan. Okay? 100,000. Okay? So, supposedly, kung wala namang origination fees chargeable to the customer, eh, 1.1 million ang magiging initial measurement natin. Pero dahil sabi sa problem, eh meron daw, okay, origination fees chargeable to the customer na 200,000, okay, ima-minus natin siya. Okay, therefore, the initial carrying amount or the initial amount of the loans receivable ay ano daw? 900,000. Okay, kung mapapansin mo, itong dalawa, okay, that's the initial measurement pero dahil merong origination fees chargeable to the customer, naging deduction siya. So, ang initial measurement natin, 900,000. Nagkakaintindihan? So, okay na tayo sa applicable accounting standards, recognition, counting definition of terms na mga importante, initial and subsequent measurement. Let's now go to presentation. Okay? Presentation. Pag sinabi mong presentation, paano ba dapat siya umappear sa financial statements? Is it part of the asset, liability, equity, income, expense? Kung siya ay asset or liability, ano ba siya? Current, non-current. So, ganun lang yon. Okay, ngayon, kapag ang loans receivable, okay, ang loans receivable ay collectible one time. Yan. Collectible one time. Okay, katulad lang din sa tinuro natin sa notes receivable. Therefore, yung buong loans receivable ay i-identify natin as part of non-current asset. Nagkakaintindihan po? Okay, so kapag siya ay collectible, one time lang, okay, one time collection lang, ang magiging classification niya ng buong principal amount ay non-current asset. Pero kung siya ay may uniform collection, ibig sabihin nakakakolekta, okay, ng by installment, okay, yung current portion, di ba magkakaroon niya ng current portion? Okay, at meron ding non-current portion. Ang tanong, ano ba yung magiging current portion? Ibig sabihin, kung halimbawa, 1 million yung pinaloan, payable na or collectible or magbabayad si borrower ng 200,000 okay per year. So ibig sabihin this year December 31, 2021, okay, starting from this year up to December 31, 2022, that would be the current portion. Okay, kasi collectible siya within 1 year or less, 'di ba? Kaya yun yung magiging current portion. And yung remaining na hindi pa nababayaran, which is the 600,000, tama ba? Yes, 600,000. Okay. Would be the non-current portion.
Okay? So kasi 1 million ang utang, merong collectible next year na 200,000, and then yung remaining na 600,000, okay, total of 800,000. Sir, bakit 800,000 na lang yan? Eh, di ba kasi nga, nakakolekta ngayong 2021. Tama ba? No. Kasi installment. So, ibig sabihin, next year, may kukolektahin 200, and then the next 3 years, mayroong 600,000 na kukolektahin. Okay, so ngayong taon, nakakolekta ng installment na 200. Kakaintindihan po? Okay. So, pag one-time collection, lahat yon non-current asset. Kapag uniform collection o yung by installment, my current portion, which is collectible from 1 year or less from the reporting period. Okay? Ang reporting period nga natin ay yung end nga. Diba? Either yan ay January 1, 2022 or December 31, 2021. Yun. Simula doon. Okay, kung isang taon makakakolekta ulit, o ay di yun yung current portion. And then yung remaining na hindi makakolekta currently, ay di non-current. Okay? Nagkakaintindihan po, that would be the presentation in the financial statements. Okay? Asset siya, either non-current asset kung one-time collection or may current or non-current portion kung siya ay uniform collection. Okay? Okay. So, dumayo na tayo dito sa isa pang importanteng topic or concept pagdating sa loans receivable. Okay? Yung tinatawag nating impairment. Yan. Okay? Hindi na to bago sa'yo. Bakit? Na-encounter mo na to doon nung inaaral natin yung accounts receivable. Okay? Ang ibig sabihin class ng impairment ay ano daw? Okay? Yung recoverable amount. Recoverable amount. Okay? Ibig sabihin kung magkano yung makokolekta mo, okay, ay mas maliit kaysa kung magkano siya nakalibro o yung carrying amount niya. Okay, so madaling salita, parang ganito, para hindi ka mahirapan. Ganito yung concept niya. Diba, dun sa accounts receivable, meron kang mga pautang na paninda, okay, at may mga na-identify kang customer na medyo magkakaroon ka ng doubt kung makakakolekta ka pa ba. Naalala mo yun? Okay. Kaya nga, dun sa time na yon na meron kang doubt na makakakolekta ka dun sa customer, anong ginagawa mo? Nagpo-provide ka ng allowance for doubtful accounts. O pwede mo rin tawagin na allowance for impairment. Kaya kung maaalala mo dun, nagde-debit ka ng bad debts expense at saka allowance for bad debts. Yung bad debts expense, okay, ay isang form ng impairment. Bakit? Halimbawa, meron kang pautang ang total 100,000. Ngayon, okay, na-identify mo na out of 100,000, merong isang customer na may utang sa'yo na 10,000 na doubtful ka kung makakabayad siya. Okay? Kaya nga, ang ginawa mo, nag-provide ka ng allowance for doubtful accounts or bad debts ng 10,000 pesos. That is why, ang recoverable amount mo na lang, okay, ay 90,000, tama ba? Pero ang nakalibro pa rin sa iyo, 100,000, nung nag-provide ka ng allowance, you recognize impairment. Okay? Yung doubtful accounts or yung bad debts expense is a form of impairment loss. Kaya nga, originally, from 100,000, naging 90,000 na lang siya. Tama ba ako? Ano yung difference? Yung 10,000 ay impairment loss. Or doon sa case ng accounts receivable ay ano daw yun? Yun yung bad debts expense. Okay? So sinasabi ng standard na in general, di ba, we have to recognize impairment kapag, okay, yung marerecover natin or yung nakalibro sa atin, yung carrying amount na nakalibro sa atin, ay mas malaki kaysa kung magkano na lang ang marerecover natin. So kailangan nating i-reduce from kung magkano lang ang marerecover natin, okay, yung carrying amount na nakalibro sa atin. At doon nga sa case ng example natin, ang nakalibro pa sa atin ay 100,000. Inireduce natin to 90,000 at yung 10,000 na difference, ang tawag doon, impairment or impairment loss. And that is the concept of impairment. Para hindi ka maligaw or hindi ka malito. Okay, ngayon, itong loans receivable,
Under PFRS 9, sabi nga natin ay classified as financial asset, isang financial instrument, particularly financial asset. Okay, sabi dito, okay, you should recognize impairment, okay, or a loss allowance for expected credit losses for financial asset measured at amortized cost. Okay, medyo magulo. Ihimay-himayin natin to, huwag kang mag-alala. Okay. Unahin muna natin itong financial asset at measured at amortized cost. Itong line na to. Diba sabi nga natin, ang loans receivable ay identified as financial asset. At kinlasify natin siya at amortized cost. Bakit? Kasi nga, diba, ang business model niya is to collect solely the principal amount at saka the interest. Tama ba ako? Excuse me. Okay. And that's why ang naging measurement niya ay amortized cost. Ngayon, kapag daw yan ay in-classify mo as financial asset measured at amortized cost, kailangan mo daw mag-recognize ng loss allowance. Okay. Eh ang tanong, ano ba itong loss allowance na ito? Okay. Tingnan mo rito sa baba. Sabi dito, ang loss allowance daw ay amount, okay, equal to the lifetime expected credit loss. Ayan na naman. Dalito na naman tayo. Ano daw? It is the amount equal to the lifetime expected credit losses. Padaliin natin. In layman's term, ito daw yung halimbawa, nagpautang ka ng loans ng loan or nagloan ka for 5 years. Yung 5 years, that would be the lifetime. Okay? Or yung period time. Okay? At dun sa lifetime na yun, meron kang ine-expect, okay, na portion dun na baka hindi mo ma-recover. Tama ba? Kung parang dun sa case ng accounts receivable, meron kang mga customer na nagpapakita ng indication na hindi sila makakabayad. That is why you recognize bad debts expense or nagre-recognize ka ng allowance. Okay? For bad debts. Tama ba ako? So, ganun din yung concept nito. Okay? Yun daw i-recognize mo na loss allowance o sa madaling salita, yung impairment loss. Okay? Na i-recognize mo katulad ng pagre-recognize mo ng bad debts. Okay? Ay amount daw equal to the lifetime expected credit losses. Yan. So yung ine-expect mo daw na hindi maiibayad sa'yo. Kaya nga, kung dinify natin ang expected credit losses, andito siya, oh, sabi dito, it is the present value of all cash shortfalls. Sa madaling salita, okay, yung credit losses ay yung mga yung expected credit losses ay amount of money, okay, na ine-expect mong papasok sa'yo. Pero dahil nga may doubt or meron tayong expectation na hindi siya makukulit, okay, you have to recognize impairment loss on that. Kaya nga sabi, it is the present value of all the cash shortfalls. Yung ine-expect mo daw na amount of money na hindi mo makukulit. Pero kailangan mong i-present value dahil long term itong pinag-uusapan natin. Katulad din ng mga pinag-usapan natin sa notes receivable, na mga long-term notes receivable, di ba? Ang ginagawa natin, kino-compute natin yung present value of all cash inflows dun sa notes receivable. Pero dito, yung expected credit losses o yung credit losses ay yung present value naman nung ine-expect nating mga hindi or amount na hindi maiibayad sa atin. Kaya nga ang term ay present value of all the cash shortfalls. Okay, ito yung ine-expect natin sa ating mga client o sa ating mga borrower na hindi maiibayad sa atin. At ang tanong, magkano yun? Eh di yun yung tinatawag na present value of all cash shortfalls. Okay, ngayon sinabi din dito, kung mapapansin mo, expected credit losses, it is the estimate of credit losses over the life of the financial instrument. Sa madaling salita, sabi ko nga, kung nagpa-loan ng isang banko or financial institution at binigyan niya ng 5 taon ang borrower, okay, 5 years, di ba?
Okay. Itong 5 years na to, this would be the life of the financial instrument. Kasi binigyan mo siya ng duration or maturity period ng hanggang 5 taon. Okay? At ito namang expected credit losses, sabi nga natin, yung credit losses yung ina-expect nating amount of cash na naka-present value na hindi maibayad sa atin. Ito yung kaya tinawag siyang estimate. Estimate of credit losses. At syempre, ito namang estimate ng amount na hindi maibayad sa atin ay hindi naman basta hinula-hula lang at tumingala sa langit at basta inimbento yung amount. Meron ding basis or method kung paano siya na-compute. At kung paano yun, malalaman mo dun sa mga sample nating illustrative problem sa kasunod na video lecture. For now, ang kailangan nating ma-establish ay yung logic kung bakit kailangan mag-recognize ng impairment. Okay? Kapag ang financial instrument or particularly ang financial asset ay mine-measure natin at amortize cost. Kasi nga, kapag yan naman ay financial asset at fair value, hindi mo kailangan mag-recognize ng impairment. Pero dahil ito nga, ang purpose nga ng loans receivable ay solely para makakollect ng principal at saka ng interest, therefore, nire-recognize natin siya as financial asset or kinaklassify natin siya as financial asset measured at amortized cost. At ang sinabi ng standard, kapag ganyan daw, okay, at may mga indicator ng impairment, kailangan mo daw mag-recognize ng impairment loss. Okay? Galing saan? Doon sa expected credit losses natin. At ano ang expected credit losses natin? Ito ay estimate ng credit loss na ine-expect mo sa duration ng pautang mo. At ano yung credit loss? Ito yung present value of the amount, okay, na ine-expect mong hindi maiibayad sa'yo. Kaya nga all cash shortfalls. Nagkakaintindihan po. Okay. Ang tanong, kailan ka magre-recognize ng loss allowance or impairment loss? Sabi dito, if the credit risk on the financial instrument o dun daw sa loans receivable has increased significantly since the initial recognition. Okay. Nakakalito na naman. Huwag kang mag-alala. Himayin natin. Okay? Kailan daw i-recognize ang impairment or allowance or loss allowance? If the credit risk, ano ba yung credit risk? Ito yung risk na baka yung mga borrower natin ay hindi makabayad. Okay? Or ma-default sila. Or hindi tayo makakolekta. Kaya nga ang sabi dito, if the credit risk, okay, on the financial instrument. So madaling salita, yung loans receivable natin, merong credit risk naman talaga yun dahil nagpapautang tayo at may chance na hindi tayo makakolekta or may mga borrower na hindi makabayad. Kaya subject talaga tayo sa risk. Okay? And also, di ba, pagdating sa usaping credit risk, eh merong mga pautang tayo or meron tayong mga pa-loan na mas mataas ang credit risk niya kaysa dun sa isa. Paano nangyayari yun? Diba normally, kapag ikaw ay nagpapa-loan, merong mga loan na may collateral at meron namang mga loan na walang collateral. Sir, ano pong ibig sabihin ng loan na may collateral? Di ba yun yung merong nakasanla? Okay, kumbaga, i-re-require ka ng banko or financial institution na magsanla ng isang real property, katulad halimbawa ng bahay at lupa, okay, para meron silang assurance na kapag hindi ka nakabayad, babatakin nila yon. Okay? Versus meron namang mga loan na walang collateral, 'di ba? So ibig sabihin, 'di ba, kapag ang isang loan ay walang collateral, mas malaki ang chance na mas mataas ang credit risk niya or mas malaki ang chance na hindi siya makabayad. Okay? Kumpara naman dun sa merong nakasanla. Okay, so yun yung sinasabing concept ng credit risk. Ngayon, sabi dito, magre-recognize ka daw kapag daw yung credit risk based on your assessment ay tumaas ng sobrang taas or significant yung pagtaas from the moment na nag-record ka daw ng loans receivable. Halimbawa, January 1, 2021, nagpautang si banko or kung ano mang financial institution. Diba? So doon siya nag-recognize sa January 1 ng loans receivable. From that moment daw, at nag-assess ka, okay, ng credit risk ng iyong loans receivable,
at na-assess mo na significantly tumataas talaga siya, that is the time that you have to record or recognize loss allowance or sa madaling salita, impairment loss. Okay? Yan, di ba? So that is the concept of impairment. Ngayon, ano ang mga importanteng dapat mong matutunan or tandaan? Okay. Sa pagko-compute ng expected credit loss or paano ba natin siya i-measure? Di ba? Okay, ito daw yung mga kailangan mong i-consider upon determining or measuring the expected credit loss o yung ECL. Okay. Number one, you have to consider the probability-weighted outcome. Okay, probability-weighted outcome. Anong ibig sabihin ng probability-weighted outcome? Ito ay estimate. Okay? Estimate na magre-reflect or magpapakita ng posibilidad na ang credit loss ay mag-occur and ang posibilidad na ang credit loss ay hindi mag-occur. Okay, uulitin natin. Yung probability weighted outcome is an estimate amount na magpapakita ng posibilidad na pwedeng mag-occur ang credit loss and ang possibility na wala rin credit loss na mag-occur. That would be the probability weighted outcome. Isa sa mga i-consider mo kapag i-measure mo ang expected credit losses or magre-recognize ka ng impairment loss. Isa pa, ito na pag-usapan na natin, yung time value of money. Sa madaling salita lang, okay, yung ine-expect mong credit losses o yung mga cash flows na cash inflow shortfall, i-compute mo using the present value or ipe-present value mo siya or i-discount mo siya. Yun lang naman ito. Okay? At yung pag-compute ng present value, di ba? Malinaw na sa'yo dun sa discussion natin sa notes receivable. Kumbaga wala nang bago. Nagkakaintindihan. And isa pa sa mga consideration mo ay ano? Itong number 3. Kailangan daw merong reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. Sa madaling salita, okay, meron ka daw magiging basis sa pagde-determine mo ng impairment or expected credit losses. May basis, ibig sabihin supported yung information na nakuha mo at hindi basta tiningala lang sa langit. Reasonable and supportable information na available, okay, without undue cost or effort. So madaling salita, hindi mo daw kailangan talagang gumastos ng pagkalaki-laki or mag-effort ng todo para makuha itong information na ito na maglilid sa'yo to recognize or determine the expected credit losses. Sa madaling salita, available na, naandyan na, supported. Hindi mo na kailangan magsobrang effort to determine that. So, in consideration ng measurement ng expected credit loss, yung tatlong yan ang kailangan mong i-consider. Probability weighted outcome, time value of money, at yung availability ng information na reasonable at may support or may supporting document. Nagkakaintindihan po? I hope malinaw ito ha. And then, yung sample problem nito, magpapakita tayo dun sa kasunod na video lecture. Okay? And then, dito sa last part, ito lang yung mga importanteng dapat mong tandaan pag de-determine or pag re-recognize ng impairment loss or expected credit losses. Number one, hindi nagpe-prescribe ang PFRS 9 kung anong specific or particular method of measuring the ECL ang gagamitin mo or ng expected credit loss. Wala siyang sinasabi na, oh, ito dapat ang kailangan mong gamitin. Hindi. Okay, binibigyan kanya ng leeway, okay, sa pag-determine or pag-measure ng expected credit losses. At okay, magpapakita nga tayo na ng sample na dun sa kasunod na video lecture. Okay? Ano pa? Yung impairment loss na ipaliwanag na natin. Ang sabi dito, it is the carrying amount of the loan. Ibig sabihin kung magkano yung nakalibro sa atin, di ba? Versus yung recoverable amount.
Okay, yung ine-expect lang natin makokolekta natin or marerecover natin. At ano yung recoverable amount na yan? It is the present value. Sabi nga natin, kailangan i-consider yung time value of money. Of all future cash flows discounted using the original, ulitin ko, original effective rate. Okay, yung original na na-determine o napag-usapang effective rate. Okay, so kung magkano ang nakalibro sa atin versus kung magkano lang yung recoverable amount at paano i-determine yung recoverable amount, it should be the present value of all the future cash flows discounted using the original effective rate or original effective interest rate. Nagkakaintindihan? At kapag magpo-provide ka daw ng impairment loss, okay, eh parang katulad lang din ng pagpo-provide mo dun sa doubtful accounts expense. Sabi dito, the carrying amount of the loan is determined, di ba, pinapababayan ng impairment loss. Either reduce directly, parang yung ginagawa mo sa direct written-off, dinediretso mong ibinabawas dun sa accounts receivable. So ganun din dito, pwedeng i-reduce mo siya directly, direct written-off, dun sa loans receivable, or katulad din ng ginagawa mong method sa accounts receivable na nagpo-provide ka ng allowance account or allowance for impairment. Okay, so parang ganun na, ha? Directly written off or magpo-provide ka ng allowance. Okay, so ganun daw ang pag-determine ng carrying amount ng isang loans receivable. Nagkakaintindihan po? So paulit-ulitin mo tong video lecture na to para mas maintindihan mo. Okay, yung discussion natin, particularly dun sa impairment, yung concept. Para kapag nagpakita na tayo ng illustrative problem, eh mas ma-appreciate mo siya. Okay? So thank you very much for listening. This is the end of this discussion, this video lecture. And of course, gusto kong magpasalamat sa inyo and sa ating mga reference materials na book ni na Sir Milan, Sir Valix, and of course, yung applied auditing na may review ng PFRS ni na Sir Nina, Asuncion, and Escala. Okay, so thank you very much and hope na panoorin mo yung kasunod na video lecture natin sa loans receivable. Okay? So thank you very much and i-end na natin itong discussion.